ang 27 anyos na si Ron John na ang tawag Man of God. Kung sino man daw ang naniniwalang walang himala, marahil hindi pa raw kasi nila napapanood ang videong ito. Ang pasyente, lumabo ang mata at hindi makalakad matapos ma-stroke. Di ba wala pa kay kusugron? Ang pastor, makailang beses na tinapik ang balikat ng babae. Jesus name. Maya-maya. Tao, pagbunit ako sa iyang ngurog niya lawas, tinodili. Maliok na ni Spang ni Jesus. Ilang sandali lang, ang babae, hindi lang daw nakakitang muli. Alap, yung bananaw niya mo? Nag-ayaw. Himala pa raw di umano na nakapaglakad. Freak, tindog. Tawag sa, dali kusog. Isa ka. Mood. Meron ba o walang himala? Ang babae sa video, ang tigatubahon ni Samis Oriental na si Annalisa, na stroke daw noong 2020. High blood gyud, na-stroke dahin ko. Ma-ICU gyud ko, ipirahan, nawa ko'y kwarta, iuli ko. Mula noon, nahirapan na raw siyang maglakad. Hiwi na ko, ano na ko, abi na ko mamatay. Wala pa kayo kusugron. Hanggang ipinakilala raw siya sa isang pastor mula Cagayan de Oro. Maliok na ni Spang ni Jesus. Nagbaklay na ko, kakita na gig ko. Balibarot gig ko, lanlibarot. Sino ba itong pastor na di umano mapaghimala ang mga kamay? Dito siya matatagpuan sa Cagayan de Oro City, ang 27 anyos na si Pastor Ron. Meron talagang gagamitin si Lord na instrument na tao. I believe that's the way of God. Ang kanya raw healing sessions, dito ginagawa sa kanyang bahay na kung kanilang tawagin, Little Heaven. Pero sa araw na ito, si Pastor Ron nirentahan ang court na ito para sa gagawin daw niyang malawakang healing. Umaga pa lang, dinagsa na ng daan-daang tao ang court. Ang mga may sakit, binigyan ng papel kung saan nila isusulat ang kanilang mga iniindang karamdaman. Ulcer, sir, sa kidney. Nagkasakit ako ng diabetic. Pastor Roger Sion! Hallelujah! Ay ko, Sir Van, nga may hindi katanan. Ang gamutan, sinimulan sa isang worship session. Dasal muna. Jesus! I will follow you! At saka isa-isang dinasalan at tinapik-tapik ni Pastor Ron ang mga pasyente. May mga natumba. Out! Fire! Oh, hallelujah! Out! Fire! Hallelujah! Hallelujah! Meron ding mga lumublob sa drum na puno ng tubig. But kung ikaw itong gusto na tao kausapan sa kinaboy, ilugong lang ito ang mga kapos sa mga balatian. Ang pagpapagamot kay Pastor Ron, libre raw. Siya yung instrumento, aron ako maayo, pinaagi sa Ginoo. Let's shout Jesus! Jesus! We love you! We love you! Ang tigatagoloan ni Samis Oriental na si Cheryl, hindi na raw noon maigalaw ang namamanas niyang katawan dahil sa sakit sa puso. Meron po akong cardiomyopathy, heart failure, complications po ng mga anak po ako. Malalang malala po, nawala na po akong ng pag-asa. Hanggang napanood daw niya ang isa sa mga viral video ni Pastor Ron, kaya si Cheryl agad nag-message. Si Pastor Ron dyan po yung pumunta po sa amin. Sunod ipinagdasal ni Pastor Ron si Cheryl. Hinawakan ang ulo nito at tsaka siya tinapik-tapik. Bangon! Hallelujah! Ala! Praise God! Ala! Hallelujah! Wow!
ang ilang buwang ininda ni Cheryl. Sa loob lang daw ng ilang minuto, bigla di umanong nawala. Lumuwag yung paghinga ko, tumayo po ako, kayang-kaya ko na pong gumalaw. Naramdaman ko po yung instant healing. Eh, pero kung totoo ang cardiomyopathy, hindi pwedeng instant. Matagal talaga ang recovery niyan kung makaka-recover ka. Dahil sa pangakong instant healing, maraming may sakit ang dumarayo, gaya ng 75 anyos na si Lolo Pepito na mula pa sa Bukidnon. 3 buwan na raw kasi siyang hindi makatayo dahil sa nadiskaril daw niyang buto sa bewang. Si Lolo Pepito, kinailangan pang kargahin para madala kay Pastor Ron. Pagkarga dito, akong tabangan sa pag-ampo. Arang-arang naman akong pumati ito. Ila akong patindog dito. Dala siguro na sa pag-ampo. Kung ganyo ako gitabangan sa pag-ampo. Kung tayongon man sa Ginoo. Maaring ang pasyente ay nagkakaroon ng mga tinatawag natin na neurological disorders. Maari rin na ang pasyente ay nagkakaroon ng tinatawag natin na mga metabolic disorders o kaya yung mga peripheral vascular disease. Maari agad silang gumaling by correcting the underlying causes. Well, mostly, no, depende sa lala ng conditions. Si Jezreel naman na diagnose noong 2018 na may hyperthyroidism o sakit sa thyroid gland. Ever since noon, binawalan na ako ng masyadong stress, mga preservatives, madami akong bawal. Dahil walang perang pampagamot, kay Pastor Ron din siya lumapit. Libre naman, okay lang siguro to, wala namang mawawala. Si Jezreel binasalan. In the name of Jesus, I release the fire of the Holy Spirit at now. 1, 2, 3, out! Hindi ko namalayan. Pagkagising ko, andyan, nakahiga na ko. Ano ba pangalan, Jesus Christ? Sabi si Lord, ayaw siya, Lord, okay. Wala lang kay sakit. Amen. Yun yung first time in 5 years na hindi ako nadala sa hospital. Ang hyperthyroid, hindi siya gumagaling instantly. Pagka hindi to pinatingin at hindi nagpa-doktor, bumibilis lalo ang puso. Pwede magkaroon ng cardiac arrhythmia at pwede rin ng heart failure. Yung instant healing na sinasabi nila, medyo hindi yan scientifically proven na meron nga. I doubt na talagang nag-recover siya from the stroke. Probably yung drive lang or yung kagustuhan niyang makatayo at maglakad ang nanaig sa kanya para lang maglakad. Pero may weakness pa rin sa nakita ko sa video. Alam, yung balanaw niyo mo? Nag-aayo. Ito yung natawag na amaurosis fugax or transient vision loss. Perfusion sa mata ng pasyente, parang may bumara. Ito usually nakikita sa may mga stroke, may high blood, may diabetes, na minsan nanglalabo yung paningin nila tapos bumabalik din agad. Out! Fire! Pero saan nga ba nagmula ang kakayahan di mano ni Pastor Ron na magpagaling? Ikaw, hallelujah! Si Pastor Ron, aminadong patapon daw noon ang kanyang buhay. Isa akong bad boy dati, nabilanggo ako dati, and drug addict din ako dati. Hanggang sinubok daw siya ng Panginoon taong 2020 nung nahirapan daw siyang huminga. Sobrang lala ko talaga kasi 3 hakbang lang, 5 hakbang lang, nawala na ako ng ginhawa. 2 years lang po yung buhay ko. Nawala na daw. Until this time na nung ako na yung nagsakit, I realized that I am nothing without God. Yun nagsimula yung burning desire ko na, Lord, one day, ako yung gagamitin mo. That's why I asked God, Lord, use me as your instrument to heal your people. Pero habang nasa Bible study session daw siya, isa sa kanyang mga kasama, nahirapang huminga. Basa ko rin yan sa Bible, Mark chapter 16 verse 18, na you will put your hand to heal those people. I try by faith. Hindi ko akalain na instant healing yung nangyari. Doon po yun na na-boost yung faith ko na God called me to heal the people. Doon na raw nagsimula ang mga sunod-sunod na nagpagamot sa kanya. Countless po, ma'am. Kasi in-invite po ako Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi every time po napupunta ko ng ibang area, hundreds of people po yung pupunta. Alam, yung balanaw niyo mo? Ang healing naman, ibinibigay yan sa maraming mga pamamaraan. Una, medisina at saka siyensya. Meron din naman sa pamamagitan ng pananampalataya, dito naniniwala tayo. Meron talagang gumalaw. At yung gumalaw na yan, base sa pananampalataya natin, ay ang Diyos. Pag sinabi natin conditioning, mina-mindset na ng faith healer na may certain psychological and physiological state ang pwedeng mangyari sa iyo. Pag sinabing bandwagon, shared cultural phenomenon. At itong konseptong to would attract me to give it at least a try. And lastly, ang placebo, interesting ito kasi naniniwala siya na yung intervention ng faith healer is merong effect dun sa kanyang condition. Fire!
very emphasized na weak yung health systems natin. Kapag mahirap ka sa Pilipinas, parang wala kang karapatang magkasakit. Pagdating sa ospital, nagsisiksikan. Lalo na kung kunyari sa mga mas mahihirap nating mga kababayan. So instead of that, pupunta sila sa mga faith healers. At the same time, hindi masakit sa bulsa. Yung mga programa sa kalusugan, tayo po ay nagkikater dito ng mga indigent na mga constituents. Katulad ng kung may maghingi ng mga medisina, kailangan ng mga medical, financial, free for all. Oh, hallelujah! Maybe mayroong mga reason kung bakit hindi sila naniwala. I encourage them na pupunta dito. I give all the glory to Jesus kasi ba't ako, Lord, na ginamit mo na magpagaling ng mga tao? We love you! Lagi nating tinatanong, meron nga bang himala? Sa mga taong wala ng ibang malapitan, marahil meron. Let's shout Jesus! Jesus! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.